Yo, what's up guys? Welcome back sa Pong Moto TV. Welcome sa ating new episode. For today's video, hindi muna tayo magra-ride kasi naka-ECQ tayo ngayon. Bawal tayong lumabas ng NCR bubble. Ayan. So, for today's episode pala, mag-upgrade tayo ng handle grip natin. Maglalagay tayo ng ito. Ito inilalagay dun sa harapan ng motor natin. Dun sa nilalagay yung mount ng cellphone, saka yung mount ng camera. Front cam natin. So, tara, i-unbox muna natin. Yan, so nabili ko pala to sa Lazada sa halagang 202 pesos kasama na yung delivery fee. Trabuksan na natin. Actually na-open ko na to pagka-deliver kasi gusto ko makita agad kung tama yung kulay para kung sakaling mali is maibalik natin agad para hindi sayang sa oras. So ito, may kasama siyang dalawang Allen wrench, isang malaki sa isang maliit. Hindi ko alam kung anong size to, no. Mamaya tignan natin kung para saan yan. Tapos ito na siya. Kinuha kong kulay is black. Kasi para bagay siya kahit anong kulay ng motor mo, black. Kasi yung kulay ng motor ko is matte gray. So I think bagay naman itong black. Halos lahat ng accessories na binibili ko is kulay black para magandang tignan. So natatanggal pala tong ting panghigpit dito. Ayan. Ay, natanggal. Ginagawa mo. Ayan, ito yung gamit dito, panghigpit nitong alin na to, para hindi matanggal. So itong malaki is dito. Ayan. Oops, ang higpit. Yeah. Pwede mo din siyang ilipat-lipat kung saan dito. Meron siyang apat na butas, 1 2 3 4. So, pwede mo siyang ilipat kung saan mo gusto. So, okay, tara ikabit na natin sa ating NMAX. Yan guys, so ang una nating gagawin is tatanggalin natin tong mga nakakabit dito sa lagayan ng side mirror. Sarap ng hangin, ah. So, okay. Ang kailangan natin na gamit ay saan yung gamit natin? Size ano yata yan eh? 14. Yan tayo ng size 14 dito. Size 12. 14 nga. Kulit mo eh. Sinabi ng 14. Okay. So ito, size 14. So tatanggalin muna natin itong nakamount dito. Oop, yeah. Okay. So ito yung ating cellphone mount. Tabi muna natin dito. Tabi muna natin. Ayan, tapos mix natin ito. Ay, baliktad pala. Ginagawa mo. Pagsa kanan pa pasulong, ayan. Okay. Ayan. So tanggalin natin tong mount ng ating GoPro. Yun. So next step, syempre kakabit na, anong pa bang step na gagamitin? Ay. Ayan. Lagay muna natin ito para di mahulog. Ay, baliktad pala. Ayan. So, kunin na natin ito. Okay. So, luwagan muna natin itong edge niya, itong ano, dalawang maliit na to para, ay hindi, mali ito muna pala. Wow! Kabit muna natin ito.
Ang problema ko ngayon ay ano ko lulubogan to. Hindi kasi yung binigay na ano, Allen wrench. Buti na lang meron tayo dito no. Sana ba yun? Sana merong kasya. Ito, kasya ko siguro to. So kulang pala yung binigay na Allen wrench nung ano, nakasama dun sa set. Dapat pala bago kayo bumili nito, make sure na may binita ko yung size na Allen wrench. Hindi ko alam anong size to eh. Wala ko nakalagay eh. Kasi ayan, dito natin ito ikakabit pa ganyan. Kabit muna natin ayan. Okay, siyempre higpitan na natin. Tapos ito ilalagay ito ayan. Madali lang siya guys. Yan, madali lang. Ganun lang kasimple. Walang kahirap-hirap. Bola lang yan. Tapos siyempre next natin itong kabila. Kanan naman. Ito ang higpit. Ah. Okay. Pasensya na kayo. Medyo maingay mga aso. Higpitan na natin agad. Kasi pag hindi mo hinigpitan agad tayo, no? Mahirap higpitan din. So, dapat bago natin ilagay, hinigpit na siya. So next natin dito. Ay. Lagi ako nalilito dito. Pabaliktad pala. Okay. So unahin natin itong ilagay kasi pag ito, baka mag-slide din. So unahin natin to para pantay dito sa kabila bago yung switch ng atom natin. Okay, ayan, ipitan na natin. Ayan, huwag mo masyadong mahigpit para kasi adjust pa natin mamaya yan. Tapos pasok na natin to. Ah, may mali akong ginawa. Dapat pala talaga hindi na natin nilagay. Ayan, hanayin muna natin ito. Ayan. Ba't ganun? Para masyadong mataas. Dapat din muna siya higpitan talaga. Parang baliktad. Wait lang guys ah. Hindi pala siya simple ilagay. Ayan, dapat pala nasa taas itong dalawang ano, Allen na to. Ayan. Okay. Ngayon natin i-adjust yung kabila. Kabit na natin ito. Baliktad. Saka natin i-adjust ngayon. Ito kung saan dapat pantay yung dalawang ano, dalawang side para magandang tignan. So maduwag. Saan yung maliit natin? Try natin higpitan, no? Tapos, after nyong maset na ganyan, saka na natin higpitan itong lock nung pinaka ano, bar. Ayan. Masyado kasi yung dulo nito ang ipatulis eh. Mga pag tinodo natin. Uy, yun lang. Hindi abot yung kabila. So, isa lang yung higpitan ko dun.
okay lang. Pero tayo natin ay usog ng konti. Paano ito malalari? Lugaran na natin ito. Usog ko ng konti dito kasi itong dulo na alin. Pero tinatamaan na bakal. So, ganda pang dalawa yung higpit. Okay guys, iikot lang ako dito sa may village namin. So tignan natin kung may vibration siya, no. Okay, tara. Okay, wala na nakaharap sa side mirror natin. Kahit nandyan yung cellphone. Ikot lang tayo dito. So far wala naman akong na encounter or naririnig na vibration dito sa bracket. Partida, ano pa dito, malubak pa dito. Okay, so para sa akin okay siya. Ganda. Ganda yung nabili nating bracket sa halagang 202 pesos. Safe na tayo sa daan kasi hindi natatakpan yung side mirror. At the same time, maganda pa siya tignan. So goodbye, goodbye. Hindi goodbye na paalam, ha, goodbye. Yan, I hope nakatulong tong video na to para sa mga hindi maka-decide kung ano yung bibilin nila, kung itong handlebar bracket or yung sa may gauge na bracket, yung pabilog. Pero depende kung ano yung trip nyo, pero para sa akin, ito ang maganda. Kasi unang-una, madaling abutin yung cellphone. Hindi tulad dun sa kapag nandito yung cellphone mo is medyo tutungkod. Medyo aabutin pa siya ng malayo. At least dito, ganun-ganun lang. Madali siyang abutin. Saka, isa lang yung pwede kong ilagay doon kung sakaling yun ang bilhin ko. Hindi ko malalagay itong GoPro mount natin. So, yun. Hopefully, nakatulong to sa inyo. At sana makaride na tayo next time kasi buryong-buryo na rin ako sa bahay. Ilang araw akong walang pasok tapos nasa bahay lang. Yan, buti na lang may dumating agad tong handlebar na in-order natin kaya naka-vlog tayo ngayon. So hanggang dito na lang guys. Thank you sa mga patuloy na nanonood at mga bago nating subscribers. Thank you sa inyo. Ride safe always. Goodbye. Bye-bye.